Salamat po. Yan, pababa na tayo ng barko. Salamat po. Hay. Nice. Isa sa mga pinangarap ko na lugar na pupuntahan dito sa bansa natin, ang Cebu. At ito, sobrang thankful tayo dahil sa Philippine Motorcycle Tourism na pagbigyan tayo, nagkaroon tayo ng chance para mag-start, mag-explore, masilip ang ganda ng Cebu, at syempre may bahagi din po sa inyong aking mga followers at aking mga subscribers. So andito na nga tayo ngayon sa Cebu, at ngayon ay pupunta tayo sa TCH, o yung tinatawag nila dito na Transcentral Highway. Nagsuta tayo ng kapote mula doon sa Port of Toledo. Yan, dahil talagang biglang lakas na naman ang ulan dito. Andito na tayo sa Balamban, Cebu. Yan, welcome to Barangay Prensa. Papasok na tayo sa mga abundukan at mga zigzag road dito sa Balamban. Ito ang Transcentral Highway, o mas kilala din sa tawag na TCH. Nagbigay ito ng mabilis at madaling access sa gitna ng kabundukan sa probinsya ng Cebu. May haba itong 33 kilometers na matatarik na kurbadang kalsada at nag-uugnay sa Cebu City at bayan ng Balamban sa kahabaan ng Kanlurang Baybayin. Ang TCH ay may nakakabighaning tanawin ng mga kabundukan, malamig na panahon at magandang kapaligiran. Marami ding mga tourist attraction at restaurant na pwede niyong tambayan. Kaya ito ang mga dahilan kung bakit maraming mga siklista, riders at mga turista ang dumarayo dito. Slow down! Curves ahead! Woo! Grabe, mag-enjoy yung mga riders dito sa Luzon kapag napunta tayo rito sa TCH. Napakaganda ng kalsada. Yan o, solido. Sa sobrang taas nung binabaybay natin na kalsadang to, mararamdaman mo na talaga yung mahihirapan yung motor mo. Ang taas. Ito na, dumadaan na tayo sa fog. Grabe, napakataas ng lugar na ito. Solid oh. Wow, look at that. Tingnan niyo yung fog sa baba. Woo! Para tayo na sa Cordillera. Napakataas na natin. Nakakaramdam na ako na parang nabibigay ganun. Ay. Meron lang ako napansin dito. Yan, max 40 km per hour. Dito yan sa Barangay Gas Vehicular Accident Toll Board. Yan yung bilang ng mga naka-aksidente rito at bilang ng mga namatay. So as of now, yan ang number of deaths dito is 37, and then number of injured is 223. And then nakasulat dito, so do you want to be a number? Dahil po talagang sobrang taas ng kalsada na to, kurbada na matatarik po ang dadaanan nyo dito sa TCH. Kaya po pag kayo ay magagawi rito, doble pong pag-iingat. Talaga hong delikado. At mula dito, napapansin ko po na sobrang taas nung ating dadaanan doon, no? Yan, so tara, let's go!
Alright, sa wakas, at andito na tayo ngayon sa pinakalungsod ng Cebu. At nakikita nyo, mga nagtataasan at nagtatahiyugan ng mga gusali ang meron dito. Yan, pag nandito kayo sa Cebu City, yung pakiramdam nyo talaga para kayong nasa Maynila lang. Dahil sa malaking building at maraming establishmento na makikita rito. Ang dami ding stoplight dito sa Cebu City, no? So, isa rin yung dahilan kung bakit nagbubuo ng traffic yung maraming stoplight na dadaanan nyo dito. 80 seconds ang bilang ng stoplight dito. Ayan, tara na tayo. Ayun na yung mismong Radisson Blue. Yung mataas ng building na yon, doon tayo pupunta sa Radisson Hotel. Ah, ito pala nga po yung SM dito sa Cebu, no? Ah, ito yung SM talaga. Ah, okay. Radisson Blue. Yun yung hotel natin na pupuntahan, tutuluyan at mag-i-stayan dito sa Cebu City. Kinabukasan ay nagtungo na tayo sa starting point ng Philippine Motorcycle Tourism First Year Anniversary Parade na gaganapin sa Il Corso SRP dito sa Cebu City. Sa gaganaping pagdiriwang ng unang anibersaryo ng Philippine Motorcycle Tourism, ay magsasama-sama ang humigit kumulang sa 1,000 mga riders mula Luzon, Visayas at Mindanao upang makiisa sa iisang hangarin at layunin ang ipakita ang ganda ng Pilipinas gamit ang motorsiklo. Sa gagawing parade ng PMT, isa sa ating rutang dadaanan ay ang popular na tulay ng Cebu-Cordova Link Expressway o mas kilala din sa tawag na CC-Lex, ang ikatlo at pinakamahabang tulay na naitayo dito sa probinsya ng Cebu. Ang tulay ng CC-Lex ay may disenyong state cable bridge at may habang 8.9 kilometers na nag-uugnay sa South Road Property sa Cebu City, sa mainland Cebu at Cordova sa Mactan Island. Sa kasalukuyan, ang CC-Lex Bridge ang pinakamahabang tulay sa ating bansa na tumatawid sa karagatan ng Pilipinas. Ang two-lane road ng CC-Lex ay may bilis na pinapatupad na 60 km per hour lamang. Pinapayagan ding makadaan sa expressway na ito ang mga motorsiklo na mula 125cc pataas at may sariling linya para sa mga motorsiklo. Gaya ng iba't ibang expressway dito sa Pilipinas, ay kailangan din natin magbayad sa tollgate sa tuwing tayo ay dadaan dito. 60 pesos para sa below 400cc at 90 pesos naman para sa above 400cc. Good morning po sa inyong lahat. Nandito pa rin tayo ngayon sa Cebu at madaan po tayo sa mga zigzag road dito sa parte ng Karkar, Cebu.
Yan, meron tayong dadaanan dito na spot. Marami ko nakikita na mga riders din na tumatambay rito. Yan, merong monumento. Yan, merong viewing deck dito. Tapos may mga upuan doon na pwede nyo tambayan. Ganda ng view dito at maganda rin yung panahon. Solid ng mga zigzag road dito sa Karakar. Oh. Wow. Ayan, nandito na kami mga kapo sa Barile. At nakakain kami ni Kapo Unico. Kapo Unico, nagugutom ka na ba? Oo nga, kanina pa ako nagugutom, Kapo eh. May makakainan ba dyan? Meron dito sa bayan, meron dito nga hindi pang karaniwang pagkain. Kumbaga sa Maynila, tinatawag itong street food. Pero dito, sa probinsya ng Cebu, ang tawag dito pungko-pungko. Tara, kain muna tayo saglit, Kapo. Tsaka tanghalian na rin kasi. Okay, sige. Dito na nga pala tayo sa bayan ng Balire. Yan. So puntahan na natin itong sinasabi ni Kapo para makakain na tayo. Alright. So ito pala yung sinasabi nila na pungko-pungko. At nakikita ko doon, Kapo, parang merong ano, pork chop, no? Tapos fried chicken. Ano yung tinawag doon sa binalot ng dahon ng niyog o buko ba yun, Kapo? Ah, yan. Tinawag dyan, tinatawag nila dyan yung ano. Yan yung kanin nila na kung tawagin ay puso, nakabalot sa dahon ng nyug. Masarap yan. So dahil nagugutom na ako at nagugutom ka na rin, eh sisibog muna kami. Ano? Tara, kaya muna game, tayo. Game. Dito talaga ako umahangay, no? Yung pagbalot nila ng kanin, pag natawag nilang puso. Pinabalot nila sa dahon ng buko. Nabibigyan mo siya para makuha mo yung pinakakanin. Kumaga sa Bulacan, yung binalot naman sa dahon ng saging, yung balisuso. So dito naman, puso naman ang tawag dito sa Cebu. Rap, mga lugar na pinupuntahan natin, hindi lang yung mga magagandang tanawin yung pinapakita namin sa inyo, kundi yung mga pwede ninyong makain sa mga bayan o probinsya na ating pinupuntahan. Sarap nito, pork chop. Shanghai. Gulay ang loob. Sarap. Andito na po tayo ngayon sa munisipalidad ng Ronda, probinsya ng Cebu. Pasok muna tayo dito. Makasilong at maka-itip. Natok-natok talaga ako. Tulog muna tayo dito. Ganda yung lugar na to. Magpapatila lang muna tayo ng ambon. Papahinga. Then after that, tutuloy na tayo sa biyahe natin. Pagkatapos po nating magpahinga doon sa parke ng Ronda, ay magpapatuloy na po tayong muli sa ating paglalakbay. Alright, welcome to Municipality of Alcantara. Yan, pupasok na tayo sa bayan ng Alcantara dito sa probinsya ng Cebu. Alright, andito na tayo. Welcome to Mualbual, Dagway sa Paraiso. Yan. So siguro dito na kami mag-i-stay ni Kapo sa bayan ng Mualbual. Meron daw kaming dagat na pupuntahan dito.
Mga sikat itong lugar na pupuntahan natin, oh, mga foreigner, oh. Dami. Okay po, andito na tayo ngayon sa Panagsama Beach kung saan matatagpuan po ito sa bayan ng Mualbual, Cebu. Maputi rin po ang buhangin dito at napansin ko na maraming mga turista ang nag-snorkeling dito. Marami rin kayo makikita dito ng mga bangka dahil meron ditong isla na pwede nyo puntaan, island hopping. Yung isla na nasa likod ko, yung tinatawag nilang Pescador Island. And may nakikita rin ako dito mga floating cottages kung saan doon sa floating cottages, pwede kayong mag-stay doon, pwede kayong kumain doon, at the same time, pwede kayong maligo, at pwede rin kayong makapag-dive sa karagatan. Yan, kung kayo po ay mapupunta rito sa bayan ng Mualbual sa Cebu, pasyalan nyo din po itong Panagsama Beach, at mag-i-enjoy din po kayo sa napakagandang karagatan dito. Merong bahagi ng kabunduan dito na nakatabas. Yan, makikita nyo yung mga bato na malalaki dito sa gilid. And then tingnan nyo yung putik dito, kulay puti. Yan o, kita nyo yung tabas ng gilid ng kabunduan. Parang ganito yata yung ginamit sa Dolomite Beach sa Manila Bay. Yung ganitong klaseng kabundukan na mayroong kulay puti na mga bato. Yung putik mo, kulay puti ha po ha. Parang nasa Boracay ha. Yan, tinan nyo yung sapatos ni Kapo oh. Pagka dinapaktapaan mo yung ano dito, yung putik, oh, tamo, puting-puti. So yun, ang kagandahan naman pala ay ginagawa na yung bahagi ng kalsadang to. At yung mga bato na nakikita natin na mga tipak-tipak na to sa gilid ay ginagawa na lang riprap. Tapos binabalutan ng asfalto. Yan. So para mas mapatibay at mas maiwasan ang posibleng panganib sa mga motorista na dumadaan dito. Merong mga lokal dito na kumukuha ng tubig dito sa gilid ng kalsada. Lupitan natin. Diyan kayo kumukuha ng tubig? Bakit wala man tubig doon sa taas? Ibig sabihin, bukal yan. Bukal na tubig. Galing sa bundok. So kahit probinsya to, pahirapan din pala ang pagkuha ng tubig dito. So yung tubig na ginagamit nila, nagmumula sa bundok, bukal. Ang linis oh. Nakakamangha talaga sa lugar na to. Wow! Grabe. Nakasolid naman ang lugar na to. Sabi ng mga lokal na nakausap namin ay doble ingat daw po tayo dito. Dahil po sa ngayon ay umuulan ng mga araw, may kadulasan po talaga yung kalsada na dinadaan na natin.
Kaya po hindi ko na tinatanggal yung kapote ko. Dahil po mabago-bago yung panahon dito. Yan, may rough road tayong dadaanan. Ano ka po? Rough road na. So dito na nagsisimula ang totoong adventure. So kami ni Kapo ay nagtatanong-tanong lang sa mga lokal dito. Kaya ayun, sugod lang tayo ng sugod. Basta pupuntahan lang natin yung magagandang spot dito sa Cebu. Okay, let's go! Rough road. Yeah. Napasabak na naman si Lakbay. Wala tayong aatrasan. Hanggat kayang pasukin ang motor, papasok tayo. Yeah. Taas. Hindi pantay-pantay yung dinadaanan natin. Sobrang taas. Pwede rin tumaas yung motor natin dahil mabigat yung dala natin sa likod. Sobrang taas na ito, grabe. Kung makikita nyo natin sa personal. Medyo umaangat yung gulong natin. Grabe yung taas. Grabe, maangat yung gulong ko. Oh, maangat. Grabe. Oo, kasi yung bigat ko dito ko na nilalagay sa gitna. Gawa nga ng kapag binibigat ko dahil sobrang taas sa trap road, ay umaangat yung gulong. Grabe, adventure! Woo! Amo! Basta motor lang ng motor. Kanina kasi nagpalipad ng drone si Kapo. And sabi sa akin, meron daw siya nakita ng kulay puti na rough road. So ito pala yon. Akala ko, hindi namin ito dadaanan. Pero talagang dadaanan pala. Okay Kapo, tara! Ay! Dito tayo sa bandang gitna. Yan oh. Ay! Oh! Yeah! Eh, ito butas-butas. Noong nag-Cordillera region tayo, medyo hindi hirap si Lakbay doon kasi wala naman tayo masyadong dalang gamit noon. Ngayon kasi napakarami natin dalang gamit. Halos 2 weeks ako nasa biyahe mula Batangas hanggang ngayon. Kaya ang dami natin dalang gamit. Grabe yung tanawin dito. Ingat. Hindi ko alam kung meron pang sementadong kalsada rito. Hello po. Buti na lang inintay namin ni Kapo na tumila ang ulan. Dahil kung umuulan talagang sobrang delikado at napakahirap akitin ang lugar na to. At ito, pataas na rough road. Pataas na rough road to. Grabe, dinan nyo. Pag nadaan ka sa gitna, bulog ka. No luck, boy. Ay, sawangas. Grabe. Sawangas. Dito na tayo ngayon sa sementadong kalsada. Grabe, napakalupit ng adventure na yun. Ay, nakita nyo yung daan talaga sobrang rough road. Tapos may mga bahagi ng kalsada na malaking butas. Basta magkamali ka, posible na mahulog ka dun, masemplang ka. Ay, thank you Lord. Ay, imagine, tinan nyo yung kabundukan,
hinati para na magkaroon ng daan. So ito yung pinakakatapusan nung kalsada rito. And then yung dadaanan nyo po ay rough road na nakulay puti. At palagay ko kapag umuulan ay may kadulasan itong daan na to. And kahit ganito yung mga dinadaanan natin, tingnan nyo naman kung gaano kaganda ang Tanawin dito. Wow, nakakilabot naman yung ganda ng lugar na to. Kung titignan nyo yung klase ng bundok na bato, ilan lang yung mga punong kahoy na makikita ninyo. Wow! Wow! Napaka-solid naman na ito. Hinati yung bundok para magkaroon ng kalsada. Bundok na nagtataasan. Gaya ng mga nakita natin bundok na kulay puti. Ayan o. At kasalukuyan nilalagyan ng riprap. Ayan o. Ganda ng mga ano dito, ng mga bundok. Tapos meron tayong dadaanan dito na matarik na kalsada. Tapos pataas. Wow, picture! Woo! Ganda dito! Grabe! Ay, napakaganda ng Pilipinas. Look at that. Paraiso. Grabe, napakaganda rito. Grabe, napakaganda rito sa Bajan Highlands dito sa Cebu. Woo! Woo! Bukod sa inuulan na tayo ngayon ay nagsisimula nating magpag at balutin ang kalsada. Ayan, tutuloy natin yung vlog na to kahit umuulan para makita ninyo kung ano yung mga naging experience namin dito ni Kapo. Wow, yung ganito kataas na kalsada, madulas. Ayan, tapos pag delikado kasi may mga bato na dumabagsak ko. Kaya malapit nang mag zero visibility. Wow! Doon sa bahaging yun, oh, sa dulo, makikita nyo na talagang ano, halos hindi na namin makita yung kalsada. Oy, lamig! Grabe ka po, para tayo nasa Cordillera. Yung Tanawin sa baba, hindi nyo na makita dahil atakpan na ng makapal na fog. Ah, zero visibility talaga. Ay, ginaw. Ah, grabe dito sa Bajan Highlands. Talagang feel na feel mo yung taas ng lugar.
Ayun o, tingnan nyo guys o. Basket dito kapo, tingnan mo. Saan, saan? Kapo, may gulay yata yan. Ano yung gulay? Oh, gulay ito, tingnan mo. Binibenta nila? Oh, ito yung gulay yung cabbage, repolyo. Oh, nakalagay sa isang malaking ano, no? Basket na gawa sa kabayan. Oh, dahil yun nga, nabanggit ko na yung mantalongon is yung fruit basket vegetable ng Cebu. Madalas na tayo makakakita ng ganito habang binabaybay natin itong padalagit, mga padalagit kapo. Oh, bali parang ito yung Ifugao or yung Cordillera talaga dito sa Cebu. Ah, okay. Dahil ayan, may mga pananim na yan. Tapos, dun sa may Mantalong, kung hindi ako nagkakamali, yun nga yung fruit basket vegetable dito sa Cebu. Kaya marami na tayo makikitang ganito. Tapos, baka makasalubong tayo ng motor na may bit-bit na dalawang ganito. Ah, itibit okay. Mo kung gano'ng kahirap o kung gano'ng kadeligado mag... pagbitbit ng ganito para sa isang motor. Saka mabigat yan, ang daming repolyo niyan eh. Mabigat na nga to. Tara ka po. Tara. Na-excite na ako. Wow! Alam niyo yung pakiramdam na nandito tayo ngayon sa Visayas. Dahil sobrang talagang gusto namin ni Kapo ang rehiyon ng Cordillera sa Luzon. Kaya talagang maikukumpara mo yung lugar na to sa Cebu na parang nasa Cordillera. Dahil nakikita niyo naman yung mapal na fog, yung malamig na panahon dito, yung magagandang mga kabundukan, tapos yung mga gulay na makikita mo sa gilid ng kalsada. Marami na sa Cordillera talaga eh, pero hindi natin pwede ikumpara yung ganda nitong Visayas. Tignan mo! Woohoo! Kahit umuulan yan, tuloy-tuloy lang ang biyahe, napakaganda rito! Wow, kapo! Grabe. Daming tao. Ah, dito pala yung pinakabagsakan ng gulay dito sa Cebu. Sa Mantalongon Public Market. Ang daming gulay doon, no? Tapos binabiyahe dito sa truck. Yan, nandito na tayo sa Mantalongon Public Market, Mantalongon, Dalaget, Cebu. Na tayo dito. Merong pagkain yan, no? Banana queue. Saka turon ba yun? Turon? Turon yun, kapo. Tikman natin yung turon nila dito sa Mantalongon. Okay, dahanap ako ng kape. Okay, nakakain na tayo at nagdesisyon kami ni Kapo na dito na kami magpapalipas ng gabi sa Mantalongan. Sa bayan ng Dalaget, Cebu. Hanap lang kami ni Kapo dito ng budget meal na pwede nating tuluyan. Maghahanap din kami ni Kapo ng
laundry dito na pwedeng palaban yung mga gamit namin dahil talagang wala na kaming maisuot ni Kapo. Dalilang araw na rin ako nagbabiyahe. Magtanong-tanong lang tayo kung saan mas mura. Yan, ito merong Artel's Inn. Yeah. All right, andito na tayo sa Artel's Inn. Dito kami mag-inquire. Baka sakali mababa yung presyo dito. 350 pesos overnight. So okay na okay na 'yon. Nasa maganda tayong lugar. Malamig at para kang nasa Baguio, tapos 350 pesos lang ibabayad natin for overnight. So ayan, dito na tayo matutulog ka po. Mura na 'yan sa 350 per head. All right. Good morning! Isang mapagpalang umaga pong muli sa inyong lahat. At isang magandang umaga din po dito sa Barangay Mantalongan, Dalaget, Cebu. So ito nga pala yung pang-8 araw namin ni Kapo na nagbabiyahe mula Batangas hanggang dito sa Cebu. So ano Kapo, ready ka nang libuting muli ang Cebu? Alright! Okay, let's go! So ngayon, left turn tayo dito dahil pupuntahan na natin ang Osmeña Peak. Excited na akong ibahagi sa inyo ang ganda ng isa sa sikat na tourist destination dito sa Cebu. Ayan, nakasulat, this way to Osmeña Peak viewing place. Rough road agad ah. Zigzag road din dito. Yan yung mga basket na punong-puno ng repolyo. Meron din palang taniman dito, ang mga gulay. Ang ganda rin ng kalsada na dinadaan na natin dito papunta sa Osmeña Peak. Napakalamig dito. Time check nga pala, 8:51 AM. Ang dami din mga pine trees na makikita rito. Ganda ng mga kabundukan, no? Sarap dito, ang lamig. Legit nga na para ka nasa Cordillera, no? Dahil nga sabi ng mga lokal dito, itong lugar na to ay tinatawag nilang The Little Baguio of Cebu. Wow. Grabe yung tanawin, no? Yun yung pupuntahan natin, no? Yung mga bundukan na mga bato. Dito pa lang sa kalsada, busog na yung mata mo sa ganda ng tanawin, eh. Wow! Tingnan nyo naman, guys, kapaganda. Yan, binasulat, Osmeña Peak, this way. Wow! Paraiso!
rock formations na nagtatayugan. Tapos nababalutan ng mga damo, mga puno. Gandang tingnan, no? Grabe, oh. Kaya matarik yung kalsada na dinadaanan natin. Malalim. Yung mga kabundukan na makikita nyo rito, no, may kukumpara mo sa Switzerland, matataas na mga bato, tapos matutulis. Napakaganda. Sana mapuntahan nyo din to. Napakaganda ng mga rock formations na makikita nyo doon sa pinakataas, oh. Tapos nakikita nyo gumagalaw ang ulap. Ang ganda ng kombinasyon. And then meron tayong makikita rito na ilang mga kabahayan. And meron ding mga bilihan ng pagkain, kainan, yan. Siguro kapag weekends, maraming mga riders, mga turista na pumupunta rito. Ayan, mataas. Habang papalapit tayo ng papalapit, ay grabe, lalong pasolid ng pasolid yung tanawin dito. Yan o, daming mga gulay na pananim. Sayote. Sa gilid ng kalsada, may mga sayote. Ito yung pinaka jump off. Iiwan natin yung motor natin dito para akitin yung pinaka Osmeña Peak. So iiwan muna natin yung mga motor namin dito, then mag-start na tayo mag-trekking. Alright, let's go! Ma'am, good morning po. Good morning din. Tanong ko lang po, ma'am, kung magkano po ba ang bayad sa tour guide? 100 sa isang grupo na yan. So, 100 pesos ang babayad, isang grupo na yan. So, depende sa kanila. Kung halimbawa, marami sila, 10. So, pwede nilang gawing dalawa yung tour guide nila. Ayun. And magkano naman po ang bayad sa entrance fee? 50 pesos bawat isa. Ayun. So, ang babayaran natin sa entrance fee dito is 50 pesos per head. So, ito po yung mga fees na babayaran natin dito sa Osmeña Peak. Ayun sa lokal na napagtanongan natin. Okay, andito na tayo sa Tourism Information Center. Ito yung pinaka jump off bago tayo umakyat sa Osmeña Peak. Good morning po. Register lang tayo. Okay, so magsisimula na tayo mag-trekking. Ang sabi ng tour guide natin, nasa 20 minutes daw yung trekking na gagawin natin. And then mararating na natin yung pinaka view deck nitong Osmeña Peak. Dito daw sa likod ng bundok na yan, yung nakikita ninyo, dyan yung mismong pinaka-Osmeña Peak. Meron kayong dadaanan dito na taniman ng sayote. Ito yung sayote, oh. Wow. Fresh na fresh. May katarikan po yung trekking na gagawin nyo dito. And mag-iingat po kayo dahil marami po kayong mga bato. Nadadaanan na ganito,
natutulis. So siguraduhin po na naka sapatos tayo para po safe yung pagte-trekking natin na gagawin papunta dun sa pinakatuktok. Yung mga kabundukan at kalsada na nakikita nyo sa likod ko, ito yung dinaanan natin kanina. So kapag tayo ay paakyat ng Usmeña Peak, ang view natin is yung mga kabundukan at kalsada na dinaanan natin kanina. And then kapag nandun naman tayo, ito naman yung view, yung kabundukan dito sa Usmeña Peak. Ang ganda oh. Lamig. Ang ganda ng tanawin sa likod natin oh. Oo, kapo. Solid. Hindi ko maramdaman yung pagod dito dahil kahit tirik yung araw, eh ang lamig ng hangin dito. Oo, pero sobra. Pero mapapansin nyo kami ni Kapo Yuni ko, naka-jacket. Hindi kami naiinitan kahit umakit kami dito sa bundok na tirik ang araw. Hindi kayo maiinip o sobrang makakaramdam ng pagod sa paglalakad papunta doon sa mismong pinaka-Usmeña Peak. Dahil nga po sa magandang klima, malamig na hangin. Minsan tumitirik yung araw pero hindi mo siya mararamdaman. Mas nangingibabaw yung lamig. Ay, paraiso. Ganda rito. Yung bundok po na nakikita nyo sa likod natin, so yun po yung pinaka Usmeña Peak. So isang akyatang matarik papunta doon sa mismong pinakataas. And kapag nandun na tayo sa pinakadulo, matatanaw na natin ang kabuoang ganda ng Usmeña Peak. So tara na kapo, puntahan na natin. At pagkatapos ng halos 20 minutes na trekking, ay narating po natin itong pinakatuktok ng Usmeña Peak. Sa wakas, at narating na rin natin itong pinakatuktok ng kabundukan na talagang siyang pinapangarap nating matagal na mapuntahan. So ngayon, ipapakita ko sa inyo kung ano yung makikita nyo rito sa pinakataas ng Usmeña Peak. Ito yung pinakamataas na bahagi. Alright. Ay, grabe. Dito sa taas, matatanaw ninyo ang 360 degrees view. Paraiso ang lugar na ito kapag narating ninyo. Yung mga bundukan po na matatanaw nyo dito sa mismong pinakataas ng Usmeña Peak ay mga kabundukan na maaayahin tulad nyo po sa Chocolate Hills ng Bohol.
Yan, dito rin po sa aliwang bahagi natin, makakakita kayo ng mga rock formations na binalutan po ng mga berbeng damo. Doon naman sa likod natin, makikita nyo yung malawak na karagatan dito sa Cebu at yung parte ng Mualbual kung saan doon tayo pumunta at nag-overnight. Dito naman po sa pinakadulong bahagi nitong Osmeña Peak ay makikita nyo po na mas marami dito na rock formations na pwede ninyong puntahan kung saan yan. Nakikita nyo mga ibang lahi na turista nandito nagpapapicture at ini-enjoy yung napakagandang tanawin dito. So punta natin yung rock formation na to para maipakita ko sa inyo. Yeah, mag-ingat lang po kayo dahil medyo matatalas yung mga bato na dadaanan ninyo rito. Yeah. Perfect spot ito para sa maganda niyong picture. Mayroong spot dito parang prinsipe kasi upo ka sa malaupuan na rock formation dito. At yan, napakaganda ng view sa likod ninyo. So yan, ito yung spot dito sa Osmeña Peak na magandang pwestuhan para ma-enjoy ninyo yung ganda ng tanawin dito. Yan, kapag po kayo ay napasyal dito sa probinsya ng Cebu, huwag na huwag nyo pong palalampasin na puntahan itong Osmeña Peak. Woo! Paraiso! Woo!